So, yung anak ko at anak mo magkaiba. Yung anak mo sa anak ng kapitbahay mo magkaiba. Yung anak ko at anak ng ate ko magkaiba. Yung anak ni Aunt Curtis at anak ni Solen magkaiba. Welcome back to my channel. It's me, Gem Manaloto, and for today's video, I will be sharing my thoughts about something important. And I know maraming makaka-relate dito na parents, especially moms like me. So, if you're interested and you want to hear more, please keep on watching. So, scenario. Uy, girl, nanganak ka na pala. Kailan pa? Hala, girl, nung December ka, 4 months na ngayon, baby ko eh. Talaga? Yun yung na-upload mo sa Facebook? Na parang ang liit siya para sa 4 months. Or, uy, Ben, nakita mo yung in-upload ni Jen sa Facebook. Nakakalakad yung anak niya noong cute-cute. Di ba sabay lang kayo ng anak? Yung anak mo ba nakakalakad na rin? No, hindi tama yun. Pilong magulang siyempre nakakainis yun. Eh, hindi kasi tama. Una, hindi nakakatuwa. Pangalawa, hindi rin naman nakakatulong. Ang point ko lang naman po dito sa video na to is para ipaalala sa ating lahat na number one, every baby is different, as in legit magkakaiba lahat ng bata. Ultimo kambal nga magkaiba eh, I mean mayroong pagkakaiba. So yung anak ko at anak mo magkaiba, yung anak mo sa anak ng kapitbahay mo magkaiba, yung anak ko at anak ng ate ko magkaiba, yung anak ni Aunt Curtis at anak ni Solen magkaiba. Magkakaiba kasi ang timeline ng bawat baby, magkakaiba yung time to shine ng bawat baby, iba ang growth, ang progress at development ng bawat bata. Ibig ko sabihin, yung baby ko pwedeng mas maagang naglakad kaysa sa baby mo. Yung baby niya pwedeng mas maagang naging ipin kaysa sa baby mo. Kahit yung physical aspects ng mga baby, mayroong babying mataba, may babying mapayat. Pero hindi ibig sabihin yung payat eh hindi na healthy. Pwede namang payat siya pero hindi siya nagkakasakit, and it's okay because that is being healthy. Sa ating mga parents, sa lahat, it is very important for us to know and to always remember na magkakaiba lahat ng bata. Hindi mo kailangan mag-worry, mag-panic, or mag-alala kung bakit yung anak mo ganito, yung anak niya ganyan. Kasi magkaiba naman sila. Which brings us to number two, never ever compare babies. Hindi mo pwedeng sabihin na, uy, 3 months na yung anak mo, dapat nakakadapa na yan. Uy, 5 months na yung anak mo, uy, dapat nakakaupo na yun mag-isa. Hala, 10 months na siya, dapat maroon na mag-lock yan, ha? Hindi ganun yun nag-work. I mean, may kanya-kanyang time si baby kung kailan siya maglalakad. And huwag tayo mag-alala kasi lahat naman yun mapagdadaanan nila. Gagapang at gagapang yan. Upo at upo yan. Maglalakad yan. Huwag mong sasabihin na, o yung baby ganito, mataba. Yung baby mo ang payat. Pakainumin mo kasi ng ganito. Pakainin mo ng ganyan. Hindi naman po tayo bumabase sa bilang ng buhit sa braso at pihita sa pagiging healthy ng isang bata. Once na hindi na nagkakasakit yung anak mo kahit payat yan, healthy yan. Pero, once na meron kang napansin na mali or once you've noticed something different sa baby mo, mag-consult na tayo sa doctor kasi mahirap ng i-risk lalo na yung health ng baby and iwasan po natin mag-self-medicate. Mas maganda nang galing sa trusted doctor or sa pediatrician yung galing kung ano man iinom ng baby. Huwag na huwag po tayo mag-compare ng mga baby, ng mga bata, ng mga anak, ng isa't isa. Kasi baka mamaya sagutin ka ng magulang yan na, bakit ako? Parang kasalanan ko. Kasi wala naman talaga may kasalanan kung bakit late siya, maaga siya. Kasi yun na yun eh, bigyan na rin Lord yun eh. Si Lord na may decision doon kung kailan siya maglalakad, kailan siya upo. Number 3, be proud of your babies. Actually, hindi naman na natin kailangan humanap ng rason para maging proud tayo sa mga baby natin. Them being the cutest at the innocent one. Nakaka-proud na yan eh. Hindi mo kailangan, uy, nakakadapa na siya. I'm so proud of my baby. Uy, nakakapaglakad na siya. Proud na proud ako. Hindi na kailangan ng ganun. Kasi yung ngingitian ka niya, yung basta nakikita mo lang siya, parang feeling proud ka na talaga eh. So yun. Ito na naman po is based sa aking opinion ngayon. If you agree or you disagree, comment down below.
mag-usap tayo sa comment section. That's it. I hope you like this video. So please don't forget to like, share, subscribe, and thanks for watching. Bye! Every single day.